Pag-usapan natin ang apat na mga bagay na maaari mong gawin sakaling maipasa mo ang assessment sa ating alternative learning system. May mga nagtatanong sa akin ng mga learners during sila yung mag-enroll. Ano-ano daw ba ang pwede nilang gawin sakaling maipasa nila ang assessment sa ALS? Kasi syempre, nag-enroll tayo dahil meron tayong goal. And gusto lang nilang malaman, no? Gusto lang nating malaman kung pagkatapos ba ng kurso natin, ano ang pwede nating gawin. Una, sakaling ikaw ay elementary undergraduate, hindi ka nakatapos ng grade 6, maaaring naka-grade 2 ka lang, grade 3, grade 4, yan. Sakaling maipasa mo ang assessment natin, pwede ka na magtuloy sa junior high school. So, pwede ka mag-enroll ng grade 7 sa formal school o sa kahit ano mga national high school na malapit sa iyong lugar. O pwede pa rin ipagpatuloy ang junior high school sa alternative learning system. Kung sakali namang ikaw ay hindi nakatapos ng high school o hindi mo natapos ang iyong grade 10 junior high school, kapag ka nakapasa ka sa alternative learning system, pwede ka na magtuloy sa senior high school sa inyong lugar. Sa ngayon, may mga senior high school na rin ang ALS. Maaaring yung tanungin ng inyong IELTS teacher kung meron bang available na senior high school para sa IELTS sa inyong lugar. Pangalawa nating pwedeng gawin pagka nakapasa tayo sa assessment ng ALS ay mag-enroll sa mga TESDA accredited schools. Ano ba itong TESDA accredited schools na to? Ito yung mga paaralan ng mga training centers na nagbibigay ng mga vocational skills na maaari nating gamitin. Maaaring ito ay welding, tungkol sa pagluluto, sa electricity, computer, automotive, at kung ano-ano pa. Pangatlo na pwede nating gawin ay maghanap ng mapapasukang trabaho. ALS ay equivalent ng grade 10 completers. Maaari kang mag-apply sa mga companies o sa mga manpower agencies na ang hanap ay yung mga nakatapos ng grade 10 or ng junior high school. Pasok na pasok ka dito sakaling maipasa mo ang ALS assessment. Kung sakaling may mga pagawaan, may mga tindahan na ang hanap ay mga nakatapos ng grade 10 or ng junior high school, pwedeng-pwede kang pumasok dito. Basta meron ka ng kanilang mga requirements. At ang pang-apat ay pwede kang magnegosyo. Alam nyo, pag nag-aaral kayo sa IELTS, hindi lang naman yung teacher nyo ang nakakaharap nyo eh. Maaaring magkaroon kayo ng iba-ibang kaklase. Yung iba-ibang klase nyo yun ay maaaring silang maging network. Ibig sabihin, kung sakaling magne-negosyo kayo, magkakaroon na kayo ng karagdagang kakilala na maaaring yung bentahan ng kahit anumang produkto na nais nyong ibenta. So, yun lang ang maaari nyong gawin pagka nakatapos kayo sa ALS. At sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong mga katanungan. Kung sakaling may iba ka pang katanungan tungkol sa ALS, ay maaari mong i-comment sa ating comment box. At susubukan nating sagutin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa panonood at magandang araw.